may headline na lumabas sa ABS-CBN, no? Sabi ang headline, quiet worker. Matahimik lang daw na nagtatrabaho si Madam Leni. Sabi niya kanyang spokesman na si Attorney Barry Gutierrez, hindi iniintindi, no? The Vice President is so busy. Trabaho lang ng trabaho sa pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan, lalo na sa gitna ng COVID-19 pandemic. O yan, ha? Quiet worker. Ha? Tahimik na tahimik daw. Kahit na binabato siya, halos walang tigil, walang pahinga na pagbabato sa kanya ng fake news. Oo, ito, fake news. Kaya daw mababa, no? So at least acknowledge, no? Na-acknowledge ng kampo ni FBP Leni na talagang ano, no? Na talagang mababa yung rating niya, 57 sa job approval at 50% lang sa trust approval. Pero tinignan ko po, no? Nag-research ako at natukusan ko na talagang mababa, no? Talaga pong napakababa ang rating ni FBP Leni for the last 4 years, no? Mula po lang ma-proclaim siya, no? Kahit na alam natin na hindi naman talaga siya ang nanalo, pero nung upo siya for the June 30, 2016 hanggang ngayon, eh talagang nung unang buwan lang siguro na medyo mataas-taas, pero hindi kasing taas, no? Mga nasa 70%. Pero ito po, tinitignan ko yung table, ha? Sa social weather station ito, no? Hindi lang kasi Pulse Asia, kasi pinapalabas nila yung Pulse Asia, mukhang mali daw, no? Mukhang hindi tama ang ipinalabas na survey rating tungkol sa job performance approval at trust rating ni FBP Leni, no? Yan yung gusto nila, you know, na it is just the Pulse Asia, no? Pero itong tinignan ko po, no? Tinignan ko po ito sa Social Weather Station, kasi dalawa ang pinakamalaking survey companies dito sa Pilipinas, ang Pulse Asia at Social Weather Station. So, pag survey, dalawa lang yan ang pinag-usapan, no? It is always SWS or Pulse Asia. So, tinignan ko nga doon sa Social Weather Station. Totoo nga ba ito? Totoo nga ba ito ang sinasabi ni Barry Gutierrez at ni Trillanes na Pulse Asia yan, eh. Hindi mapagkatiwalaan, no, ang rating na lumalabas diyan. Ito po, no, nahanap ko sa Google, no, na noong May 11, 2017 ay may headline ang Rappler pa ito, sa first quarter 2017 social weather report. At nagalagay po sa headline, Robredo's trust rating slides further. Ibig sabihin, mababa na nga, eh lalong bumaba pa, no? At ang report na ito ay sa Rappler lumabas May 11, 2017, no? So itong headline, Robredo's trust rating slides further, ha? Further, eh, lalong bumaba, no? Dahil po sa first quarter, no? First, kasi quarterly yan usually gumagawa ng survey ang mga malalaking kumpanya na ito. Parang i-keep track, no? Yung tinatawag na job approval at trust rating ng taong bayan sa kanilang mga matataas na opisyal, no? At dito po sa 2017 na first quarter survey ng SWS, para po let us remove that misconception na Pulse Asia lang ang nagsasabi na mababa ang rating ni FBP Leni. So dito po makikita natin sa first quarter yung trust rating ni FBP. Trust, no? Pag-usapan natin yung trust rating ay 55. No? 55. Ang pinakamataas niya nung pag-upo niya, June 30, nasa 70, 72. Mga 72 ito, no? Dissatisfied or no trust in the first quarter of 2017, 25%, no?
So, eh, ano bang pinagsasabi nila na ngayon lang yan? That is what they're trying to say, no? Na ngayon lang yan, no? Dati naman maganda yung survey rating ni FBP, ano, BP, no? BP, siyempre, pag mga kakampanyang salita, ay tawag dito, parang may anomaly, no? Parang may anomaly na bakit mababa ang rating ni FBP, no? Okay, so wala po, no? As early as the first quarter of 2017, ito po yung buwan, no? Ito po yung buwan na after 6 months, no? After 6 months, si Madam Leni. So makikita natin dito sa ating kodigo, mula po ito sa SWS, ay nakaano na siya, nakatanggap na siya ng medyo mataas-taas, pero hindi nga mataas, no? Unlike President Duterte ngayon, ha, na 91% pa nga yung trust rating niya, eh si FBP Leni, so June 2016, no, yun po yung pagkahalal sa kanya na kini-question, no, ay eh, mataas pa, no, nasa mga 70 kasi graph itong tinitingnan ko, pero below 80, eh, no. So mga siguro 72, no? Mga 72, ni-estimate ko lang. Pero po, mula nung June, ah, mula nung pag-upo niya, na tuloy-tuloy na, ah, yung titingnan mo yung ano niya, yung graph ng kanyang trust rating at approval rating ay medyo mataas sa umpisa, tapos nagsislide, pababa. Medyo nag-level off, no, sa mga 55, 57, ah, medyo nakatanggap din siya ng mas mataas-taas, no? Satisfaction niya, pinakamataas niya sa December 2017 at March 2019, 63%. Yun na po ang pinakamataas niya. Ha? Pinakamataas na ni FBP, 63%. Kung sa eskwelahan yan, eh, pasang-awa yan. Oh, ito, third quarter 2019 survey ng SWS, no? Eh, SWS ang talagang pinag-aralan ko para po na walang may magsasabi na bias, no? Kasi pag dalawa na, eh, mahirap ng ano yun. Mahirap po nang sabihin na mali yung dalawa, no? So, ito po, no? In fact, meron pa po si Madam Leni, may pinalabas siya na poster, ha? Sabi niya, oh, ito, nakangiti siya, oh, oh. Salamat sa tiwala. So sabi ni Madam Leni, salamat sa tiwala. Tuloy-tuloy ang gawa. O, anong result? Kasi ang nakalagay dito, plus 33. Net satisfaction rating. No? So yung net satisfaction rating, yan po ang satisfied minus dissatisfied. So yun po, 56% yung satisfied sa kanya. In third quarter, July, August, September, no? July, August, September of 2019. So third quarter, 56%, Madam Leni. Wala pong ano, hindi po talaga yung tumataas, bumababa. It third quarter, 56%, 56, at yung dissatisfied, yung ayaw talaga, hindi talaga believe, oh, ayaw i-approve, no? Ay 23%. Pare-pareho talagang meron pong mga 23 to 25% na ayaw talaga. Pag tinanong sila kay FBP, Leni, ayaw talaga. No? Merong undecided. No? Meron ding undecided yung ayaw nang sabihin. No? Hindi magsasabi kung pabor sila o hindi. Pero yung satisfied niya was 56% in the third quarter. Madam Leni, third quarter 2019, ito, 56. So, wala pong pagkakaiba. Wala pong pagkakaiba sa nakita nating resulta. Nakita nating resulta nitong September 2020. O, ito pa. O, sa fourth quarter, so third quarter yung pinag-usapan natin bago lang, no? Sa fourth quarter, ito na naman, no? Meron na naman si FBP na pinalabas na poster, no? May poster siya sa yung kaya natin, yung ano yan, dilawan na grupo yan. Nakangiti na naman si Madam Leni. Ganun siya, oh.
59% of Filipinos are satisfied with BP Lenny Robredo, nakalagay dito sa poster. So ano ang results sa fourth quarter 2019? Satisfied 59, undecided 18, habang yung dissatisfied ay 23. So ang net rating niya ay 36%. Oy, tuwang-tuwa na si Madam Lenny. Oy, nakangiti. Oy, ang saya-saya niya. Sabi 59, no? Parang, okay, kung ano ba, kung sa eskwelahan, di ba, ang passing grade, 75. Pag below 75 ka, ay, aba, may problema ka. May problema ka kay ma'am, kaysa, eh, talagang magtrabaho ka ng doble. Ha? Magkayod ka, mag-aral ka hanggang hating gabi para makahabol ka sa mga lesson, no? Kaya ito po, no? Siya mismo ay alam niya yun na over the last 4 years, ay talaga po wala, hindi not once, no? Not once siya na nakatanggap ng magandang rating sa mula sa taong bayan.